Magandang hapon po, Ma'am Meritin. Magandang hapon din po. Okay, no? Sa mga netizens po natin dyan, kanina po nung pumasok po si Ma'am Meritin dito sa studio, siya po ay naka-wheelchair. Okay? At nung una nga, Shari, akala ko meron yung shadow lang, yung nasa mukha ni Ma'am. Pero it appears to me na black eye, both eyes, left and right ni Ma'am Meritin. At bukod pa dyan, kitang-kita namin ni Shari, no, nakakalungkot po, meron pong mga pasa in both of her arms. Okay, hindi lang po ito, I don't think, no, na katanggap-tanggap yung ganitong klaseng ng abuse. No? So, Ma'am Meritin, maaari niyo po bang ikwento sa amin, ano po ang nangyari? Noong 27 ng gabi, magkasama po kami dun sa apartment na sa bahay namin na inupahan niya. Ma'am, napansin ko eh, parang hindi kayo masyadong, ayun, namamaga rin pala yung kanyang bibig. Kinagat niya po ito. Ha? Ma'am, ano po yung naging rason, bakit na lang ganyan yung ginawa po sa inyo? Siguro po kasi selos. Selos? Talaga. Kasi matagal na po kami hindi okay. Matagal na po kami naghiwalay. Last year, November po, lumipat na po siya ng, kumuha po siya ng ibang apartment kasi naghiwalay na po kami. Opo. Tapos ako talaga po ay namimilit na i-work out po namin. Pero talagang hindi na po talaga kaya kahit anong kausap ko po sa kanya. Bale, December, January, February, umuwi po siya. Kapag gusto niya or mag-away sila ng girlfriend niya. Ganun po. Tapos gusto niya, pag umuwi siya, may nangyayari sa amin. Okay, okay. Tapos nitong, eto nga po na 27, hindi ko yun pinagbibigyan na kasi sabi ko, ang ano naman, parang ang feeling ko na umiyak, tinatakbuhan mo lang ako dito. Ganon. Tapos nag-decide na siya na yung parang sabi niya na uuwi na daw siya doon sa bahay. Nagplano siya, hindi niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin kasi nung birthday, nung huling usap namin nung May 14, 13, parang ganun po. Sabi niya, bahala na ako. Bahala na kami daw ng anak ko. So sabi ko, parang ano naman, syempre ako, may kinakausap na ako kasi sabi ko parang hindi na to ano eh. Tsaka wala na naman kami, meron na rin naman siya. So ang inahabol ko talaga yung maging, yung sa mga bata. Okay. Yung akin lang. Yung gabi na yun, okay kami ng 27. Namimilit siya ng umaga na may mangyari sa amin pero hindi ko kasi pinagbibigyan. Tapos parang sabi niya na, ang dami mo kasing boyfriend, sabi niya ganun. Tapos hindi na ako nagsalita. Nung gabi, sabi ko sa kanya, nung hapon, sabi ko hindi ako makakauwi kasi graduation ng kapatid ko, magluluto din kami. Sabi niya, may date daw ako. Tapos nag-usap na kami, hindi na kami nagkaintindihan dun that time. Tapos sabi na naman niya, bahala na ako, kaya ko na daw to. Kung ano-anong sinasabi niya. Sabi ko, mag-usap tayo. Pupunta ako sa apartment mo, sabi ko ganyan. Yung 4 years old namin na anak, alam niya kung saan nakatara yung daddy niya. So siya yung dinala ko doon para ituro niya yung bahay. Pagdating namin doon, wala siya. Tapos natawag ako, sabi niya, pauwi na daw siya, galing siya sa office. Nung dumating na siya, binuksan na niya, tapos lumabas na ako kasi alam ko na ayokong pumasok. Ayokong pumasok doon. Tapos alam ko na yun, pumasok na yung anak ko, tapati siya, binuksan na niya. Lumabas na ako ng gate. Tapos hinatak niya ako paloob. Sabi ko, ayoko. Sabi ko niya, pumasok ka dito. Tapang mo, pumunta ka pa dito. Sabi ko, hindi, mag-usap lang tayo. Sabi ko, mag-usap. Hindi na ako nakapalag. Sabi, tinulak niya ako dun sa loob. Diniretso niya ako suntok. Dito agad tumama. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Mag-usap lang tayo. Sabi ko, ganyan. Tapos sinuntok na ako ng sinuntok. Sabi ko, nagmamakaawa ako kasi yung anak namin nakatingin sa akin. Tapos sabi niya sa daddy niya, daddy, I'm scared. Sabi niya ganun, I want to go back to Jelly's house. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, parang awa mo na. Talagang sinakal niya ako.
lahat na ginawa niya, nagmamakawak siya, sabi ko ganyan. Sino yung lalaki mo? Sino yung lalaki mo? Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, nag-uusap tayo para sa anak na lang naman natin eh. Sabi ko, wala na akong pag-asa. Wala na, sa isip ko, wala na akong pag-asa mga ano dito. Sabi ko, patay na talaga ako dito pag ano. Tapos nagdasal na lang ako. Pumikit ako ng ano, inayaan ko na siya, suntukin ako kahit saan. Kinagat niya rin ako. Pati legs. Ang dami niyang kagat sa akin. Sa legs at yun. Meron ako dito, tapos sa likod. Kung ano-ano, hinayaan ko na kasi nakapikit lang ako. Tapos pag pinipikit ako, sinasakal na naman niya ako. Tinitignan niya siguro kung gising pa ako. Pag hindi ako gumagalaw, sinusuntok niya ulit ako. Lumaban ako ng 3 beses kaso umiiyak yung anak ko. So hinayaan ko na lang siya. Nang ilang ano, sigaw ako ng sigaw, hindi ako marinig. Wala, nagdasal na lang talaga ako ng sobra. Tapos nakatingin ako sa anak ko, bigla ako naisip na, bigla ko nakita yung bote. Hinampas ko dun sa kurtina. Yun, nabasag yung bintana. Hindi ko na po alam kung paano ako nakaalis doon sa ano, nakatakas. Magandang hapon po, Asek Arnel de Mesa. Magandang hapon po, Attorney JB. Magandang hapon din po, Asek. Sir, nandito po yes, sa sir. Aming tanggapan, no? I hope nasa nakikita niyo rin sa television, pero halatang halata po, no, yung pag-abuso physically dito po sa ating complainant. At ang sabi po niya, ang gumawa nito ay isang empleyado po ng ating gobyerno sa Department of Agriculture. Sir, meron pong rule of conduct expected of government employees. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng ating department patungkol dito? Yes po, Attorney. Actually, sineg po namin ito pong si Mr. Brian Joseph Guantico at ayon po sa aming office ay nasa isa pong opisina po yan ng dito po sa central office at kagyat ay ipinagbigay alam po namin sa aming personnel office ito pong nabanggit na issue at inaasahan po namin ay maglalatag po ng formal complaint. Yun pong kalibin niya para po masigurado na maproseso po agad ito sa amin po sa Department of Agriculture. Yes. In so far as the Department of Agriculture, administrative po no na action. Pero we will ensure, Asek Arnel de Mesa, na even the corresponding, the proper criminal actions will be instituted against this government employee. We don't deserve. Hindi po karapat dapat ang mga ganyang klaseng tao sa gobyerno. Opo, hindi rin po namin kinukonsinte ang ganun pong klaseng gawain. Makakaasa po kayo. At ito po ay tututukan ang aming kagawaran para po hindi po tularan pa kahit nino man. Umaasa po kami, Asek Arnel de Mesa, sa inyong mabilis na pag-action po dito. Huwag na po nating patagalin. Maraming salamat, Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Salamat din po. Yes, Sir Paterno, magandang hapon po. Si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Sir, hihingi po kami ng tulong sa inyo para sa investigasyon ng yes. Ito malinaw sa akin na abuse ito, no, itong nangyari to. I hope you have seen yung kahit litrato man lang ni Ma'am Meridine Cabonegro. This is opo. A clear example of violence. Okay, at dapat may managot po dito, and we want an investigation from the QCPD po, Sir Paterno. Yes, sir. Actually po, sir, nakausap ko po yan kahapon, noong umaga. Yes. Nandito po ako noong dumating po sila. Ah, okay. So, dumating po na rin po pala sa inyong tanggapan, no, Sir Paterno. Sir, ano po ang nakikita nyo, preliminarily, na pwedeng isang pangkaso dito? Ito po yung, what po, yung sa RA 9262 po. Vowsy? Apo, ang ikinakasa nating. Okay. Pero, Colonel, I would like to make a suggestion. Okay? Siyempre, isama nyo lang to, no, for the consideration po ng inyong investigation. Pero I suggest, given no, the gravity of the injuries ni Ma'am Meridine, this is not just an example of simple violence, no?
sa tingin ko, no? We will patingnan lang po, ha. Lieutenant Colonel Paterno Domondon, yung element na parang hindi na lang sinaktan to, eh, parang ginustong patayin. Patayin niya po. I think this is not just Vowsy. This should be either homicide or murder as the case may be. Okay? Nakikita ko po. Pag-aaralan po natin. Opo. Yan. Nandito noon, kaharap ko po ngayon si Ma'am Meridine Carbonegro, and while I have seen, no, madami na ako nakita siya rin na instances of violence, pero hindi, walang ganitong klase, no, sinakal, okay, parang yung kinagat, no, in every part of her body, black eye sa buong mukha, puro pasa yung katawan ni Ma'am Meridine, and based on her narration kanina, ang gustong gawin talaga is patayin. Okay? Opo, sir, opo. The mere fact na sasakalin mo ang tao, Shari, it shows na yung intention mo really is tapusin na. Tapusin, yes, na yung buhay niya. Okay? Opo, sir, opo. Oo. So, the intention here, I think, ha, let's consider this in the investigation, Lieutenant Colonel. The intention is not just to inflict violence, the intention is to kill. Opo, sir, titignan po natin yung attempted to or frustrated. Oo, yes, attempted or frustrated. Frustrated po, opo. Yes, yes. No, we explored that. No, kasi I think malakas yung kaso natin diyan sa angulo na yan, no? And besides, Lieutenant Colonel Paterno, even if we start doon, umpisan po natin doon sa angulo ng murder or homicide, hindi naman ibig sabihin noon, hindi na tayo pwedeng mag-file ng Vowsy, child abuse. Opo, sir, opo. O kahit ano pa, no, na pwede nating isampang. Lahat po ng pwede nating call po, opo. Yes, po natin. Yes. Hindi katanggap-tanggap. Pati yung pati po yung tinitignan po din namin yung anak niya, kasi kinuha din yung anak. Yes, yes. Isa pa yan, yes, no? Tinitignan po din namin po yun, opo. Opo. Kausap po ngayon yung investigador po. Yes po, no? Lieutenant Colonel, kakausapin din namin a representative from the Social Services Department, no, in so far as yung mga bata, kasi concerned din natin yan. Okay? Opo, sir, opo. Pero isang pakiusap ko lang din po, Lieutenant Colonel, para po kay Ma'am Meridine at sa kanyang mga anak, we need a protection order. Okay? We need a protection order. Dapat hindi na makalapit within a certain distance etong si Mr. Brian Quanico. Okay? Dapat hindi, no? Ibang klaseng karanasan ito, no? Ibang klaseng violence, no? I don't think, Shari, no? You have seen, no? Ito, yung mga staff namin dito, ramdam na ramdam. Mabigat yung kalooban kasi nga, kitang-kita po namin personally dito sa studio yung mga galos. Ma'am, madaming beses niyo na po ba yung ginagawa na every time kayo nag-away, sinasaktan? Four times na po ito. Four times? Yung one time doon po sa kanila, sa Dolores. Tapos yung sa, ano, yun. May mga blatter po kayo nun, ma'am? May mga medical po? Po? Nagpa-blatter po ako dito po sa Maycubao. Okay. Ngayon, ma'am, ito pong ginawa sa inyo ngayon, ha? Meron na po bang medical report? Meron po. Meron na. Okay, that's very good. Salamat doon, Lieutenant Colonel Paterno Domondon. Pero just the same, Lieutenant, sana, ha? Sana po itignan natin yung ganung angulo, no? Yung intent to kill. Iba na yung intention nito. Hindi na lang mag-inflict ng injury, Shari. Attorney, pwede rin po ba nating ihabol kapag yung mga bata, kumbaga na-witness po nila yung pananakit sa kanilang ina? Meron din po ba tayong pwedeng ipataw na kaso laban dito? Yes, yes. Pwede yan sa psychological violence, sa Vowsy. Opo. Or kung talagang pati yung mga bata, no, lantaran niyang ginagawa yan, o kaya pati mga bata, dinadami niyan, that's child abuse. Mm-hmm. Okay? Child abuse yan, no? So, hindi dapat natin palalampasin ito. Nakikinig po ngayon si Senator Raffy Tulfo. I can just imagine yung galit niya ngayon. Shari, no? For sure. For sure po yan. Okay? So, ganun po muna, ha, Lieutenant Colonel Paterno Domondon. We will... inaasahan po namin ang inyong masinsinang investigasyon. Tignan po natin, ha, yung mga angulo na nabanggit ko po kanina. Opo, sir. Actually, sir, in-instructan ko na po yung binigyan ko na po ng instruction yung investigador ko sa women na puntahan mismo sa bahay si Ma'am Meridine para doon sa investigasyon, na masusing investigasyon sa nangyari sa kanya at saka sa barangay, sa protection po, barangay protection order po. Ayan. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Paterno Domondon Jr., ang commander po ng Police Station 14 ng QCPD. Ma'am Lovely,
Ito po ha, I think narinig nyo naman po no, yung mga pangyayari dito. Ang concern po namin ngayon is meron pong mga dalawang bata na involved dito. And I think yung isang bata ay nasa custody ngayon nung abuser. Okay, nung predator natin, no? Sa batas po natin, hindi po kasi sila kasal, no? The illegitimate child is under the parental authority of the mother. Bukod pa dyan, ang sabi sa batas natin, no child under 7 years of age should be separated from the mother. Okay? Ma'am, ano po ang pwedeng gawin ng ating social services department para makuha yung bata? I don't think ligtas yung bata. Yes po. So kung ano man, kung ganito po kalaki yung damage na nangyari sa physical na ano ni ma'am, eh maaring hindi po talaga safe si yung mga bata doon. So kung ang katulad po ng sinasabi ko kanina, maaari pong magsampa ng kaso ng violence against women and their children or yung BAUSI po, at the same time yung 7610 po. Tapos kung masasampa man po yung kaso, attorney, we can assist them po para sa pagkuha po noong mga bata. Yes, yes. Opo. I-assist po yun, pero, attorney. Yes, ma'am. Pero I think no, we should also consider na urgent na dapat makuha natin yung bata. Oo. I understand. I understand may challenges no doon sa pagkuha natin sa bata. Yes. Pero I hope po ang ating department can come up with a plan, no? Yes po. Oo. Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga kapulisan upang matuntun po yung whereabouts ng ating respondent, no. Pero rest assured po kayo na aming gagawin yung nararapat para ma-proteksyonan ang ating mga kabataan or yung bata pong involved dito sa ating kaso. Ayan. Sige po, Ma'am Lovely Ramiro, maraming salamat po. Paki-coordinate na lang din, ha? Nasabihan na lang din po namin kanina po ang ating kapulisan. Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney JV. Ma'am, meron po ba kayong any message, last message kay Sir Brian, lalo na I think nakikinig naman siya ngayon at kasama niya po ang inyong anak? Isuli mo sa akin si Princess. Grabe kinakamurang. Nakiusap ako sa'yo. Nakiusap ako sa'yo kahit ako na lang. Kasi nagsabi siya eh. Sabi ko nakiusap ako sa kanya. Sabi ko, Daddy, palabasin mo na lang si Princess. Kasi matalinong bata yan. Mahal na mahal mo yan, diba? Sabi niya, hindi. Walang makakalabas sa atin ng buhay dito. Tatlo tayo mamamatay dito. Ayan, ayan. Kaya yun, sobrang takot ko. Kaya pumikit ako. Nagdasal ako. Naya ako sa... Nung nakita ko siya na... Nag-aano ng kutsilyo. Kasi nga, sasaksakin na niya ako. Doon ko po naano. Tapos tinignan ko po si Princess, yung anak ko. Talaga makaawa na sa kanya. Doon na po ako nabuhayan. Nakakita ako ng bote sa may ulunan ko. Tapos pinukpok ko na po doon sa ano, bintana. Para makatakas ka. Apo. Oo. Ayun nga, Shari, no? I think malinaw naman na yung intention talaga is not just to inflict harm but to end life. Mabatayin po talaga. Oo. So, I hope ha. Ayun po, no? Na-mention ko na rin naman na kanina kay Lieutenant Colonel Paterno Dumundon. They will look into it. No? At hindi po natin palalampasin to. Okay. Yes po. Ma'am, sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio and aasistehan po namin kayo, ma'am, ha? And tutulong po, ha, ang AXIS party list for your medical needs. Yes po. Okay? Okay. Thank you po. Pakalakas ka, ma'am, ha?